mga kabasketball. Ngayon po ay araw naman ng Sabado, 14 ng Oktobre. Meron po tayong magandang balita, good news po ito para sa Gilas Pilipinas at kay Brownlee. Ito po ay regarding doon sa lumabas na doping test na bumagsak nga, fail ito si Brownlee. Ito ay yung kinandak ng ITA, International Testing Agency, na nakabase sa Switzerland. E siya naman kinuha ng China para mag-testing ng lahat ng atleta noong nakaraang Asian Games po, mga kabase mo. Pero magandang balita po, ayon sa ating Philippine Olympic Committee President at Tagaytay Mayor na si Abraham Tolentino, hindi daw pwedeng tanggalan ayon sa Article 11.2 ang anti-doping rule. The International Olympic Committee states under consequences for team sports if more than 2 members or tatlo nga po ang maging positive sa team, doon lang po pwedeng babawian ng gold ang isang team na nag-champion. Kaya ayun po, bigay ko kukuhanan ulit siya ng sample. At kung siya ay mag-positive sa sample B, sa adverse analytical finding for carboxylic acid specified primary substance ng International Testing Agency, siya po ay masususpend lang po. Kaya, pero ipanalangin po natin mga kabasketball na sana po ay mag-negative na si Justin Noy P. Brownlee sa kanyang pag-submit ng substance B para po hindi siya masuspend eh. Kasi ang maximum suspension po is 2 years pababa. Eh, kasama sa PBA yan, hindi siya makapaglaro. Tsaka kung meron pang qualifiers para sa Olympic, baka makasama sa qualifiers ng Gilas. Di, kung suspendido si Brownlee, paano na lang po, di ba? So, ipanalangin po natin na sana mag-negative na po si Justin Brownlee. The Gilas Naturalized Players added, IT has been informed of the case as the right to request the analysis of the B sample. According to Tolentino, Brownlee has until October 19 to contest. Hanggang 19 lang po siya pinagsasumiti ng kanyang paliwanag regarding dito sa akusasyon sa kanya na gumagamit daw ng substance. Ito ay si Brownlee po kasi ay merong ano, merong injury po yan mga kabasketball. Kaya may tinitake din siyang medicine para po sa kanyang ano, baka po doon nag-leak ang isang substance na naging resulta para sa positiveness po ng ating Justin Pinoy Brownlee Hero, ang ating hero sa basketball mga kabasketball. Ayan. Sorry, ako naalala dito mga kabasketball sa NBA. Sa NBA po, pagka ang isang player ay nagmamaw o naghahalimaw at maganda ang inilaro sa isang game, ayun po ay dinadrug test po nila kaagad. Parang yun po ang ginaya nitong China, inawang basihan dahil nga nagmamaw po ang ating naturalized player. Ginaya po yung sa NBA kasi nga, di ba, October 7 kinuha ng panasample kung saan eh tapos na po yung pagkakakuha ng gold natin. So ganun po ang nakikita kong ginawa dito ng China mga kabasketball.